Ay, ayun na nga si Porsche. Hulog ako So, dito. akala ko nahulog ka Eto, sa hindi akin. naman yung ano, Ay. sandalan. Eto na, oh, konti na lang mahuhulog na ako. Action. Ayan. So, rest day ko ngayon. Magandang araw pa ga. Kasi third. Kasi Porsche. Ayan. So, rest day ko ngayon. Iniisip kami ng mga magagandang gawin during my rest day so that we can maximize yung araw na wala akong pasok. Tapos, naisip namin, we've come a long way as, you know, or be, from being call center employees sa Pilipinas. Tapos, looking at where we are at now, napag-isip-isip natin, pag-usapan kaya natin kung paanong binuhay ng industriya ang ito, ng call center industry or Paano BPO, binago ng call binago. center ang style ng pamumuhay Ayan. namin at pwedeng sa inyo din? So, bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe, Subscribe. like, and share the video. Hit the bell para lagi kayong updated sa mga videos Yung ding namin. ding 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 hit the bell. Okay. So, ako unang-una, siguro kwento ko na lang muna yung sa akin. I came from a different industry. As in, iba talaga. It's not even a corporate setup of an industry. I was getting the money that I needed then, pero hindi siya, walang stability eh. Until such a time that, you know, I decided to apply sa sabi natin, Convergys. Start ako sa Convergys way back 2000, May 5, 2005, talaga na. I got a call dun sa dati kong trabaho. Sabi, oh, sama ka pa dito, ganito, ganyan. And then I decided na magpatuloy na lang talaga sa call center na to. So, to cut the story short, looking back, isa yun sa mga desisyon na hindi ko nire-regret dahil ngayon, awa naman ng Diyos. Eh, umangat na rin naman na umangat yung rango natin hanggang sa eto na, nabiyayaan tayo na nakabuhay na tayo ng isang pamilya na may magandang asawa. Agree. Agree. Ikaw? Ano ba? I started before. Well, I started and I stopped as a call center agent. But what I can really say, let me start with this. Ang isang reason ko bakit call center is because of higher pay. Because kung mag-a-apply ako doon sa position na or profession ng natapos ko or nag-graduate ko na course, which is psychology, Bachelor of Arts in Psychology. Parang ano eh, hindi ko makukuha yung kayang i-offer ng call center by that time. So, yun yung naging reason kung bakit call center. Number one is higher pay. Higher pay as compared to the other industries. Ako naman, gaya na sabi ko kanina, galing ako sa ibang industriya. I was getting higher pay then, pero hindi siya stable. You know, sometimes I'm gonna get really good money, sometimes I won't. Until naghanap talaga ako ng stability. So, yung fact na meron kang sasweldohin, quincenas katapusan, or every month for some, siguro yung nag-drive sa akin to, ano, to move to this industry. So, habang umaangat, na di-discover ko na, ay, malaki pala yung sahod kapag na-promote ka as subject matter expert, and then to supervisor, and then to senior supervisor, hanggang sa maging manager level ka na. So, ngayon, 2019, masasabi ko na okay din naman talaga. It's very rewarding, tsaka yung resources na maaari kong ma-provide sa pamilya ko. Kumbaga, gaya na sabi ko kanina, eh, enough. Minsan more than enough, minsan enough to sustain my family nang hindi naman kami hikahos. You know, from time to time, nakakapagbakasyon kami. Eto, meron kaming naipundar na bahay namin. Bahay niya, bahay ko, pinagdikit namin. Parang kaming dalawa lang. Ching! Ganun lang. Kasi may tag-isa kaming bahay, so segue lang yan. May binigay siya prior to us getting married. Tapos ako naman, may binigay na rin Even naman before ako. I met you, I Even already have a before, house. ayan. Again. So, Yeah, naghahanda na very siya. proud of it kasi naman talaga. Para magkaroon ng isang dalaga na magkaroon ng isang property na napundar ng sarili niya na walang tulong ng ibang tao. Talagang sariling kayod. So, sa madaling salita, hindi niya pa ako nakikilala. Nagpundar na siya para sa amin.
Ayan, so nakabigi kami ng sasakyan, ng mga gamit namin sa bahay. So marami na para sa siyempre mga gamit para sa mga bata, bakasyon, ages, pasyal, yan. So isa 'yon sa mga masasabi nating pagbabago bilang employees, former employee ng call center. Siguro the next one would be yung health card benefits or health insurance benefits, HMO kung tawagin natin. Kasi ako, fortunately, ever since, no, parang na-cover ko na talaga sila lahat. Lalo na nung naging manager ako, yung family talaga. Like from my wife to our eldest down to our youngest, so si Cheska, for tsaka si Fifth. Na-cover na talaga. So, bilang padre de familia at parang meron kang peace of mind na if in case there's an emergency, meron kang health card na hindi susunugin yung laman ng bulsa mo. Diba? Ang mahal kasi ngayon magpa-hospital, bawal magkasakit. Pati yung mga gamot, alam yung mga antibiotic na yan, minsan isang piraso pa lang, 50 pesos na, hanggang mga 200 pesos or even pataas pa, depende sa kung anong sakit. So, dahil dyan sa healthcare benefits na yan, na galing sa call center, so anytime, kahit ilang araw pa lang ubuhin yung mga bata, sinadala na sa ospital, ano nangyari, baka mamaya malala na pala to, pneumonia na pala, ganong cases na napapabayaan dahil ubu-ubo lang ko, no? Pero, malala na pala. Yep. So, in our case, may iwasan natin yun, na makaka-relate yung mga call center employees dyan. Kasi, anytime, pwede silang magpunta sa ospital. Gagawin yung mga may anak. Oo. Lalo na yung mga may anak. May mga anak, lalo mga babies. Yung mga... mga senior citizen ng mga parents. Oo. Yung mga times na rin na yung aming panga... Si Cheska dati madala sa asthma. Si Fifth nung mas... Kain talaga siya bata pa lang. Si Fifth nung mas baby pa siya. Yan, diadala namin sa hospital din. So, napaka ganda lang isipin na we're covered in terms of health. Ako, na-operahan pala ako before sa Makati Med. A few years back, I think our bill was over 100,000. Ang binayaran lang namin ay 500 pesos. 500 pesos. Yun lang kit nila. So, hospital kit. No, Makati Med yun, mga Team Cadiz followers. Ang dalawang followers. Ay, medyo meron marami. Tatlo naman. Okay. So siguro isa sa mga benefits, yung continuous learning. Alam natin, marami tayong natututunan sa buhay, pero kung ang kumpanya ay nag-i-invest sa mga employees nila in terms of learning and training and upskilling yung mga tao nila, napakalaking bagay talaga. Ako, for one, I spent 9 years in 24/7. Masasabi ko, parang, siyempre, 15 years na ako sa industry eh. 9 years dun, na 24/7 ako. So, nagsimula ako doon naman bilang supervisor, tapos doon na rin umangat-umangat at nabiyaan din naman tayo ng mga opportunity, so salamat sa inyo, na matrain even outside of the corporate office or the corporate setup bukod doon sa mga internal training. So, ang dami ko natutunan na feeling ko naman na nag-ready talaga sa akin when I, you know, started to move on. At mag-accept ng ibang offers sa company. And yung mga training na yun, hindi siya basta-basta. Hindi siya worth 2,000 lang or 5,000. Some were even worth 6 digits, 100,000 pataas. Yep. Just to send him in a training for him to improve in his professional career. Ayan. So, sobrang thankful talaga dyan. So, shout out sa inyo. 24/7 peeps. Ano pa ba? In line with training, habang nag... Yung sa pinaka-umpisa siguro, pwede yung language training. Ayan. Kasi tayong mga Pilipino, hindi naman talaga mag-English, pero isa kasi sa requirement ng industriyang ito, ng call center, ay ang pagsasalita ng English. Hindi lahat tayo, aminin natin na hindi tayo perfect o 10 stars sa pagsasalita ng English. Pero as time goes by, nai-improve tayo dahil meron tayong training, umpisa pa lang ng pagpasok sa industriya na to o sa kumpanya, first day pa lang training, ituturo na yan lahat sa'yo kung paano pagsasalita ng English, ng accent, in which mga basic lang kasi yung mga natutuhan natin sa school. And
sometimes hindi talaga tama yung accent na natutuhan natin sa eskwelahan. Hindi ko naman dinidiscredit yung mga nagturo, ganun. Pero iba talaga yung American accent based or compared to sa mga natutuhan natin sa eskwelahan. Yes. Tama. So, siya kasi, nag-call center siya, pero nag-ano rin to eh, nag-officer din si Porsche Banco. Yes. So, she was able to use yung training na nakuha niya sa call center in terms of communicating and yung proper talaga na pagsasalita sa mga kliyente niya sa banko. Diba? Yes. So, yun, nakatulong talaga sa kanya. Although, gusto ko rin matutuhan yung segue ng content, no? Pero dahil nasa banko ka talaga, more on Chinese yung mga clients. So, dumating sa point na gusto ko sanang mag-aral ng Chinese. May mga ilang Chinese words tayo natutuhan, pero hindi tayo naging expert about it. So, it's a continuous learning talaga to wherever industry you're going into. Yeah. So, habang nag-upskill ka, habang natututo ka at willing kang matuto, isa sa mga pagbabago rin na naibigay sa atin ng industriya ito, yung promotion. Ako specifically, nag-ahente ako 6 months, tapos on my 7th month, naging SME, on my 9th month, naging ano na ako, yung team leader or supervisor. Galing, na. Galing, no? Nakapang 1 year. Awa naman ang Diyos na, ayan, awa naman ang Diyos na blessed naman tayo ng ganun. Yes. Hanggang sa, yun na nga, naging senior supervisor, naging manager na, naging program head, yung mga ganun. So, yung entitlement ba na meron ka, syempre, that's something to be proud of. And that's something that I will always carry wherever I go. So, sa kumpanya na ako, saan ako ngayon, I'm so, andun, ano pa rin yung titulo, yung tasks, yung role. So, ayan, bit-bit natin yan lahat. Kasama ng lahat ng mga natutunan natin in all the years that, you know, I've been working in this industry so far. Siguro, we've been dealing with mostly customer service accounts eh. Financial accounts, telco, retail, ganyan. So, dahil dun, yung mga karamihan ng kliyente natin, kano, yung iba, UK, di ba? Maano sila, lalo na yung mga kano, ma-demand sa rights nila, minsan nga, excessive na, parang unreasonable. Tawag sila para sabihin na, bakit hindi ko to nakuha, bakit hindi to binigay sa akin. Dahil dyan, ano yung natutunan natin? Natutuhan ako personally, natutuhan ko na meron ka palang rights as a consumer na kung hindi man magreklamo, pero ipahatid dun sa kung saan ka man nag-purchase o dun sa company o sa merchant na yon, na i-address kung ano yung concern mo. Hindi ka basta yung parang, ay, nabili ko na eh, nakuha ko na, okay na po, bayad na eh, ganon. So, hindi. Karapatan mo yon bilang consumer na sabihin kung anong issue mo dun sa item or service na nakuha mo. It just makes you a little more assertive in terms of yung mga resolution sa mga bagay-bagay. Kasi yun yung ginagawa natin eh, di ba? Bilang call center employee. So, sa Pilipinas kasi hindi tayo masyadong ganun. Ang Pilipino, most of the time, passive. Parang okay lang, sige, next time. Hayaan mo na. So, dahil sa pagkaka-employ natin sa industriya ng ito, medyo mas natutunan natin na, hindi, kailangan, kung kailangan maayos, kailangan maayos. Kung kailangan, kumbaga, if you earned the right to, you know, get something, a privilege, free, kahit na freebie o ano, then, you know. Kasi you paid for it, at pinaghirapan mo yung pinambayad mo doon. So, karapatan mo. Huwag na lang tayo mang-away, gano'n. Nakilala ko minsan na nga-away. Sino kaya yun? Okay. Pagka sobrang negative, pagka sobrang naman kasing napaka-poor talaga ng customer service, irereklamo mo talaga. Lalo na kung ikaw sa sarili mo, kaya mong magbigay ng excellent customer service. Minsan hindi ko maintindihan bakit yung ibang tao, hindi nila kayang mag-provide ng excellent. Kung hindi man excellent, eh very good, hindi pa rin talaga, poor talaga. Kaya hindi ko talaga yung nag-gets. Pero babe pa rin ha? Call the manager. Huwag kayong tumulad sa amin. Where's your manager? Ayan, that's my famous line. Where's your manager? Having said na, you know, yung mga natututunan tayong consumer rights, siguro isa sa mga example na ginamit namin in privileges mo bilang consumer is price comparison. Yes. So, kasi sa Pilipinas, Hindi siya gamit. If you wanna buy something... Pero nando siya sa, I think, nasa consumer law siya. Oo. Oh, if you wanna buy something, you go to different shops. You can have price comparison. Doon ka. Pero ito, you go to a shop,
sabihin mo, ito kasi yung ino-offer na price or deal ng, you know, Shop B, Shop C. Nagamit natin yan na bumili tayo ng Nikon DSLR. Ah, tama. So, okay, tama. Nagtingin-tingin kami sa mga iba't ibang shops sa mall. And then, let's say, nasa Trinoma kami, and then, tinanong namin magkano yon kasi nandun pa lang kami sa point na hindi pa bibili, pero nagtitingin-tingin pa lang. So, kumuha ako ng mga brochures, and then, nung nagpunta na kami sa isa pang mall, nakita namin mas mahal. So, pinakita ko, sabi ko, nagpa-price comparison ba kayo dito sa shop nyo? Kasi, sa ganitong shop, ito ang price niya. Kunyari, 25,000 yung sa shop na yon. And then, sa kanila is 27,000. Pareho naman din ang ino-offer. Complete package din naman. So, pinakita ko. And then, kailangan updated yung ipapakita yung brochure. It's best talaga na may pakita kang brochure or online post. Pero minsan kasi iba ang offer ng nasa shop sa what they call it, sa mga online. So it's best na may dala ka talaga ng online brochure para alam mo na sa shop ino-offer yung discounts na yon and promo. So nung pinakita and then nandoon naman siya sa date na yon, pasok naman siya kunyari hanggang January 2018 ino-offer yung ano na yon, yung promo na yon eh pasok pa na sa January pa. Pwede nilang i-honor yon. So, may mga gagawin-gawin na sila. Kinausap yung manager, bla bla, ganyan. So, na-discount kami ng 2,000 right there and then. Nakuha mo siya sa mas mababang halaga. Same item, same accessories. Yep, 2,000 is 2,000. Kasi karapatan mo yun bilang consumer. Ano ba? We've been able to go places dahil na rin sa pagkaka-employ natin. Siguro iba ginagawa rin naman yan. But dahil pinag-uusapan natin itong industriya na to, dahil sa mga training na papadala ka sa iba-ibang mga lugar, sometimes when you're celebrating something or holidays or what, you get to eat out at some of the fancy hotels or restaurants na siguro personally, kung ikaw lang, kung ako lang, I wouldn't pay for it. Hindi pupunta lang. Kung sobrang mahal, mga hotel na mga buffet. Let's say I wouldn't pay 2,000. Spiral example, diba? Oo. So I wouldn't pay 2,000, 2,500. Pero parang with tax, 3,000 na rin yata. Kung ako lang, personal, bukod sa anniversary namin, yan, check yung video. Ako personally, I wouldn't pay that much sa mga, dahil lang sa, you know, simpleng lunch or dinner na magkakahalaga ng 2,000. So, I would rather take my family out. Pero dahil nga sa mga, ano tayo, mga perks and freebies of being employed. Even yung mga team building nyo, eat out ng mga managers. Yeah, eat out ng mga managers. Sometimes, nagpo-provide din sila ng mga team building fund. So, we've been able to go to different places. Sa mga resorts. Nag-anawangin na kami. Iba-iba pang mga resorts. So, na funded ng company. Okay, mga company. Ang tawag doon? Summer outing? Yes. Yung mga summer outing. Kaya so, yan. Kasi team building lang as in team. So yan, isa nakakapunta sa iba-ibang mga lugar that not you won't necessarily plan for. Pero dahil nandiyan, binibigay na sa'yo, di ba? Take advantage of it. Okay. I would say one of the negatives na ng pagiging employed sa industriyang to, I'm pretty sure a lot of you can relate, is... Comment kayo kung ano mga experience. You have limited time in terms of joining family gatherings. Dahil yes. Hindi naman lahat ng... employed sa call center ay mayroong Saturday and Sunday shift. Yes, usually kasi talaga ang mga special gathering locations nangyayari on weekends, pero may mga call center na hindi weekend ang off. Marami. Yes. Marami. Share nyo, comment nyo sa baba, ano ba yung mga experience na yan, worst and best, whatever. So, bukod sa mga weekend gathering, syempre yung mga holidays. Sa Pilipinas, yes, merong Pasko. Mga ganun. Karanasan namin yan, Pasko, bagong taon, hindi namin kasama yung mga bata. Oo, kasi nag-divisperas na, nagpuputukan ng mga fireworks, ikaw, ganyan. Ano ikaw, pa rin. Thank you for calling. Ikaw naman nagsusukpal ka. So, isa yun sa mga, you know, kasama yun eh. Kasama kasi yun sa package ng industriyang to eh. So, we've been naming a sa lot of the benefits. Ang tanong sa'yo, umpisa pa lang, ayun. Are you amenable to work during the holidays and weekends? So, sagot ito lang naman, doon, isa lang. Dahil gusto mong matanggap, sagot mo, yes.
Yes ka lang ng yes. Ayan, so, pero pag dumating na yung time na holiday na Pasko na, ay, parang may pasok ako sa Pasko, may pasok ako sa New Year. Shout out sa mga, ano ah, sa mga warriors natin na yes, talagang nag-a-adhere talaga sa yes, kapag may pasok ang sila. Mga bayaning puyat. So, shout out sa inyo, saludo sa inyo. Kasi yes, iba, walang pakialam eh. So, walang shout out sa inyo. Yes, walang... and even yung mga bagyo. Naranasan natin yung kahit ikaw hanggang ngayon naranasan mo yun kahit yun talagang, hindi ka na ano frontliner ngayon susuong ka talaga sa bagyo kasi kailangan nandun ka that's your work and meron akong na-remember one time nung nasa 24/7 pa lang tayo si remember Aleph. Hi Aleph, sana nakakapanood ka, no? Naalala kita. Kasi yung time na Undoy ba yun? Yung parang sobrang baha. Undoy. Sobrang baha. Talagang ang mga call center employees, talagang required pa rin na pumasok. So, ang ginawa niya yata, parang from Pasig, naglakad siya to Makati. Dahil sobrang baha na, wala nang sasakyan, bumper bumper na. Or ayaw nang magsakay ng mga sasakyan dahil hindi naman na sila makakarating dun sa destinasyon. Pero still, as an employee, alam mo na responsibilidad mong pumasok. Pumasok pa rin siya. In which, ganun din tayo. Di ba? Undoy times, imagine, sino makakalimot ng undoy na yan na talagang kahit saan buong Pilipinas. Saka yung grabe-grabing habagat dati. Nakakasunod yan eh. Yan, ibang level talaga yan. So, saludo sa mga... empleyado ng industriyang to na patuloy na lang na yun patuloy na sumusuong sa bagyo, baha, traffic, yan ganyan. So saludo sa inyo. Salute. Para sa akin, always work the extra mile. Laging ganun. Tsaka ang mga tip ko lang ha, ang irate customers, favorite ko yan. Favorite ko yan. Kasi ang lagi kong goal, pag hello pa lang yan, minumura ka na. Ang goal ko na yan, bago ko ibaba ang telepono at mag-thank you for calling, dapat mapasorry ko siya sa akin. Yun talaga ang goal ko. Never akong what they call that? Yung drop the call or anything. Andun siya. Kasi pagka gusto niya talagang magsalita, magsasalita siya. Makinig lang kayo. And stick to the concern. No? Ibigay niyo lang kung ano yung resolution ng call niya. And pag na-resolve yun at the end of the call, marirealize niya na tinulungan pala ako nitong tao na to. So, dapat thankful ako sa kanya. Mali ako na pinagsisigawan ko siya. O, pinagmumura-mura ka na niya. Grabe na to. Pero, napakasarap kasi nung feeling para sa akin na sa isang shift, mayroong tatlo o apat na nag-sorry sa akin dahil na-realize niya na mali siya. At dahil ginawa mo ang trabaho mo. Isa sa mga pagbabago din, dahil employed ako sa industry na to, baliktad yung oras natin eh. So usually, pasok tayo sa gabi or alanganing oras, madaling araw, wala nang traffic. Minsan pag nakikita ko yung mga... pumipila sa MRT. Grabe, I can't imagine myself. Nakita ko na rin yan minsan. Oo, napipila ka ng ganun. Or hanggang edge sa yung pila. Ka. Oo. Na nasa north. Or kung may dala ka namang kotse, sobrang traffic. So, siguro, advantage na rin for me, for us. Kasi hindi natin kailangan suungin yung ganung klase ng commute or drive every day. Dahil iba nga yung oras natin. Pag late night talaga yung schedule. Pero minsan may mga opener na 3 o'clock pa rin ang pasok hanggang mga 6 or 7 o'clock. Nakakaranas pa rin. Pero very limited lang naman. Pero generally speaking, salungat tayo sa rush hour. So, okay yun. Hindi 100% of your time going to work. Susuong ka sa traffic na talaga naman na mamura ka talaga. Isa pa, siguro... health-wise. So, sa industriya natin, yung mga bata-bata pa dyan, yung mga pag-weekend o kahit everyday nagiinom, tapos kulang sa tulog papasok. Ma-stroke kayo, ha? Ingat-ingat, ha? I've learned my lesson. Siguro mas kailangan alagaan natin yung sarili natin. Kasi iba pa rin talaga yung natutulog ka sa gabi, may kumpletong pahinga ka. Versus yung biological clock natin na baliktad yung oras. So, sa mga kasama po natin sa industriyang to, mas maging conscious dapat tayo sa health natin. You know, drink our supplements, get enough sleep. Masyadong mag-inom, kung ano-ano man. Yung iba, nag-mobile agents, magdamal, tapos papasok na kagad. Pinaparinggong ka ba dyan? Yung mga ganun. Tamaan sa pool, ganun.
Yan. Sarap uminom, pero take into consideration yung schedule nyo kinabukasan or on your next shift. Oo, sa absent mga lit, chika. Ay, sorry. Behave lang tayo. Ayan. So, siguro ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko at pinaka-importante. Oh, ngayon. Sa akin, ewan ko sa kanya, is dito ako nakilala yung babaeng pinakasalan ko at pinakaiibig ko. Ay! Ayun na nga si Porsche. Nahulog so, ako dito. Akala ko nahulog ka sa akin. Ito na yung ano, sandalan. Ito na, oh, konti na lang mahulog na ako. So, dito ko siya nakilala. Awa naman ang Diyos. Ito hanggang ngayon kami pa rin. 3 kids after, dito pa rin kami. Yung panganay namin, teenager niya, andito pa rin kami. Si Jessica ay 14, si 4th ay 8, tama? Si 5th ay turning 5 sa December. Sa December pa. Ayan, so, kumbaga, yun yung sasabihin natin, life-changing talaga. It brought me the love of my life, and it brought me the, it brought me the family that I have now. Na kung saan, looking forward ka laging umuwi, looking forward ka laging makasama sila, pag rest day, spend time bakit with them. Bakit kayo looking forward umuwi? Yun kasi yung nagbo-boost sa akin eh. Alam mo yun, daming trabaho, daming may mga stress sa work. Pero pagdating dito, pag magkakasama na kami ng pamilya, iba na eh. And siguro, sama na rin natin yung, I never really grew up in a family setup. Yan, ganun. So, for me to be able to go home to one family to call my own. Of your own. So, yun. Ibang, ano talaga yun. Ibang level ng pagbabago sa buhay ko yun. Yan, masabi, no? Sige, kwento natin ko. Ano, TL kong si siya dati. So, hindi ko alam na ang TL ay magiging true love. Korean Heights! Korean Heights! Pero legit naman yun, hindi kami nag-under the table. Kinausap ko pa yung OM ko noon na sinabi ko, we're gonna start dating, kaya pinag-ipat ko na siya ng ano. Nag-request ako, nag-ipat na lang siya. Already ng, started. Date ka nag-advise. We were, basta yun. Pero sinabi pero, ko, we already started dating. Professionally speaking and corporate ano policies, we adhered naman. Kasi it's conflict of interest kung supervisor mo yung jowa mo. Jowa mo. Jowa. Sabihin ko sana, ang ganda pa sana sabihin ko, love of your life. Jowa. Sige, jowa. Jowa, ayan. So, yun lang naman sa akin yung pinakamalaki. Wala na akong masabi. Ano sa inyo? Comment nyo, share your experiences. Share nyo naman. Okay, so again, salamat sa panonood nyo. Ano ba? Meron nga pala siyang bagong moto vlogging channel ngayon. Please do care to subscribe and watch his videos. Hindi pa masyadong marami. And it's a moto vlogging, so it is about... Ayan. Feature natin yung mga storya ng motoristang Pilipino. Paano ang ating mga motorsiklo ay nagiging parte ng buhay natin. Mapa... pampasyal mo sa trabaho. Yan, antabay kayo sa marami pang content na ngayon. Bukod sa mga standard na mga reviews and feedback on certain moto gears at saka yung mga experiences natin pag, ano, pag nagmumotor tayo. So yan, yung link po nasa baba din, pakiclick na lang. Yes. Maraming salamat. Okay mo yung icon mo, what they call that? Motor ni Juan. Ayan. Yes. Subscribe yan po. Tsaka sa amin din. Subscribe din kayo. Team Caddy, syempre. Yes, Team Caddy. Continue watching us, please. And meron na kaming mga bagong social media accounts. Mm-hmm. Meron na kaming Facebook page, which is Team Caddy's PH. And then Instagram, meron na rin. And then Twitter, medyo inaayos ko pa po. So, just please follow us and support us. Thank you.